Babayan ko na nasa Pilipinas. Isa po akong OFW dito sa Riyadh. Kasi naawa lang po ako sa presidente natin. Winawasak, inaalimura, pinagsasalitaan ng hindi maganda ang presidente natin sa Pilipinas. Ang ama po ng bansang Pilipinas ngayon, nag-iisip kung paano isasalba ang bansa natin. Hindi ba nila naiisip kung gaano kahirap ang dinadanas ng presidente natin? Halos natulungan natin. Ipanalangin natin ang presidente natin. Tulungan natin at makipag-cooperate tayo. Sa simpleng hiling lang, stay at home, hindi nyo magawa. Pag-aalimura ang ginagawa ninyo sa presidente natin. Lahat na lang ng ginagawa ng presidente natin, hindi nyo nakikita kung ano ang ganda. Ako po, isang OFW, nakikiusap sa inyo na makipagkaisa na lamang po tayo sa presidente natin. Ipanalangin natin sa simple kahilingan lang namin. Ako, isang OFW, frontliner dito sa ospital, hindi kami nagre-reklamo. Ang mga frontliner sa Pilipinas, hindi rin nagre-reklamo. Kayo, sa simpleng hiling lang, stay at home. May ayuda pa kayo sa Pilipinas, sa gobyerno natin. Ano ang nare-receive sa inyo? Reklamo kayo ng reklamo. Paano aangat ang bansa natin kung kayo mismo hindi nyo nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno natin? Pwede po ba kami makiusap sa inyo? Pahalagahan po ninyo ang buhay ninyo. Makipagkaisa po kayo sa gobyerno natin. Iisa po tayong dugo, iisang lahi, para hindi po maubos ang lahi na Pilipino. Makipagkaisa po kayo. Ipanalangin po natin ang gobyerno natin na makasurvive dito po sa pandemic na to. Hindi lamang naman Pilipinas ang may problema ng COVID, kung hindi buong mundo. Bakit ganun? Bakit ganun? Reklamo kayo ng reklamo. Kami na OFW, apektado din kami. Meron din kami dito lockdown, pero hindi kami nakakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno natin. Hindi kami nagre-reklamo. Bagkus sumusunod kami kung nasaan, kung anong bansa kami, nagre-reklamo kayo ng hirap. Hindi kayo hirap. Nagre-reklamo kayo ng kamay na bakal ng presidente. Hindi kayo nakakaramdam. Hindi nyo naranasan kung paano talaga ang mahigpit ang gobyerno. Maluwag. Maluwag ang gobyerno natin. Pwede po ba kami makiusap sa inyo na makipagkaisa kayo? O pwede po ba kayo na sumunod na lang sa mga artista na nagsasalita against sa Pangulo natin, kay Mystica? Mystica, hindi ka ba naawa sa Pangulo natin? Daldal ka ng daldal. Sabi ka na sabi ng hindi magagandang salita. Aman yan ang bansa. Dapat mong igalang. Kung sa sarili mo, ikaw mismo, hindi mo kaya igalang sa sarili mo. Pwede ba makikiusap ako sa'yo? Keep your mouth shut. Pwede? Pwede? At sa lahat ng mga artista na walang masabi na maganda patungkol sa ama ng bansa natin, pwede ba? Huwag na kayo magsalita ng hindi maganda kung hindi makipagkaisa na lang kayo. Bakit? Dahil ito ang kailangan natin. Ipanalangin na lang ninyo ang ating Pangulo na makayanan ang lahat. Matanda na ang Pangulo natin. Sa tingin nyo ba, Pilipinas lang ang naghihirap dito sa COVID na to? Hindi. Buong mundo ito. Pero tingnan ninyo ang ayuda ng Pangulo, ang ayuda ng gobyerno natin. Nasa inyo. Tapos reklamo pa kayo ng reklamo. Kayo ba may naitulong? May naitulong ba kayo sa gobyerno? Simple instruction lang na stay at home. Hindi pa ninyo magawa. Reklamo lang kayo ng reklamo. Walang magagawa ang reklamo. Pinapabayaan lang ninyo na matalo. Matalo tayo. Pwede po ba akong makiusap? Sampo at lahat po ng OFW dito po sa Gitnang Silangan. Pwede po ba nakikiusap po ako sa inyo? Huwag nyo naman po pagsalitaan ang Pangulo po natin. Maari po ba ako sa inyong makiusap na makipagkaisa na lang po tayo?
dalangin po natin na makasurvive ang bansang Pilipinas kasi hindi po gawang biro ang COVID. Hindi po gawang biro ang COVID. Manalangin na lang po tayo. Manalangin na lang po tayo. Yun lamang po ang aking pong hiling. At sa mga artista po, manahimik na lang po kayo. Makipagkaisa. Yun na lang. Yun lang naman po. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami.